natin yung mask, parang pinatay. Oh. Yung mga polis natin sa Camp Crame, ha? Sabi lang sila, ha? Oh. Oh, ito, nakikibidyo na yung mga polis. Tanggalin mo yung mask mo. Ayan. Social distancing, ha? Sumunod tayo sa Pangulong Duterte, social distancing. Oh. Yung pong mga kapulisan natin ay nagpasabi po na kailangan daw po nila ng bigas. O kaya naman po, ito, kakargahan natin ng bigas yung ating mga kapulisan. Ayan. Para po sa mga kapulisan natin dyan sa Camp Crame. Yan po ay tulong natin. Ha? Alam nyo po, yung pong ibang mga account, paki-block na lang po para ako po hindi na maabala at patuloy kong magampanan yung aking tungkulin at sa ating mamamayang Pilipino. Ito po yung sasakyan ng mga tagapayatas. Ito. Etong truck na to. Ayan. Kayo yung tagapayatas? Kay Kapitan Guarin. Yes, sir. Oh, sabihin mo kay Kapitan Guarin, marami akong nanonood na tagapayatas, siguro mga 10-20 pamilya to o 30 pamilya tagapayatas. May mga screenshot 'yon na ipakikita na sila yung viewers ko. 'Yun ang unahin. Bigyan ka mo kahit bilib. Marami to, 100 ka bang to ibibigay ko sa inyo, ha? Oh. Tulungan mo. Ah, oh, sandali lang, at ilalabas na natin. Merong isang galing sa truck, may isang truck na galing na Nueva Ecija, parating na, 'yun yung ikakarga rito. So, ito po. Ito po yung truck na tagapayatas sa pangunguna ni Kapitan Manny Guarin. Kakargahan po ng 100 kamambigas po ito ngayon. Ayan po. Tapos, andito rin po yung mga taga-Camp Crame, yung ating mga kaibigang kapulisan. Ha? Ayan po yung bigas, biruin nyo po. Anyway, nagpapasalamat din ako sa ibang kapitbahay ko na sumuporta sa akin at nagparating na suporta. Hinag nila ako at they support me. At yung iba po, gumawa na po ng mabuti. Marami na hong gumawa ng mabuti. Oh, may nakikipicture pa. Social distancing tayo, ha? Oh. Ha. Ayan. Ayan, okay. Salamat, sir. Thank you rin. Kaway-kaway, mga taga-Camp Crame. Ayan po yung mga taga-Camp Crame. Oh, ayan. Thank you, boss. Sikat na kayo, ha? Oh, pagka kinulang pa yung bigas na yan, magpasabi lang ka mo, ha? Ganito, yung mga polis dito, saang istasyon kayo? Ikaw yung happy ng istasyon mo? Ilang kayo? 12? Lahat ng mga polis dito, bigyan ng tiki-tiki, isang kabang bigas. Huwag niyo akong dumugin dito. Gusto mo bigas? Siyempre! Bigyan mo yung isang kabang bigas to. Lumayos ka. Thank you, thank you. Lumayos ka na. Lumayos ka na rito. Pamira, masyado tayong kasi. Mas? Huwag, bawal. Ayan po mga kaibigan. Alam nyo po, bakit ano nangyayari sa Facebook ko? Ewan ko ba? 300,000 yung nag-view. Nakita ko nga eh, kalahating million na yung ano eh. Tapos biglang nawala. Uy boss, thank you. Ayan po mga kaibigan. So, balis na po yung sasakyan ng Camp Crame. Yung kasunod na po yung truck ng payatas. Paki-atras lang dito. Para mabilis, Para mabilis. Kayo, meron din kayong tigitigi isang kaban sa bahay, ha? When everything always to be alright, kunin nyo na lang, ha? May mga katulong nga na lang hingi sa akin, eh. Anyway, nagpapasalamat din po ako sa pamunuan ng aking subdivision at, ano yon? Marami kang anak. Ikaw ay taga saan ka? Pasig din. Office of the Senior Citizens Affairs, Ramon M. Gonzaga, taga Pasig. Pasig. Marami po nagtatanong kung bakit ko raw ito ginagawa. Alam nyo, nag-iisa lamang ho akong anak. And my mom is from, my mom is Igorot in Ilocano. And my mother, inspired by the great doing of the former President Marcos. So he taught me how to be kind. That hindi lang ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ayun po yun. Ngayon po mga kababayan, yung aking pong asawa ay tumawag at ako daw po ay pinapatawad niya. Hindi po. Ako raw po ay ituloy ko raw po yung aking ginagawa. As long na matutulungan ko yung mga taong bayan, ay tulungan ko raw po. Ha? Pero hindi pa rin daw niya ako patatawarin. Sabi ko, bakit? Tumawag ka na. Ang sabi niya, babaero ka kasi. Yun lang. Meron po rito, Office of Ramon M. Gonzaga. Ha? Office of the Senior Citizen Affair. Bibigyan kita ng bigas, walang problema. Thank you, sir. Thank you. Pero medyo tumabi-tabi muna ng konti rito at nakakahiya sa ating subdivision. Okay, thank you, sir.
Thank you, huwag nyo nang i-live yan. Thank you very much. Patuloy lang na meron talagang ganitong tao. Yung mga hecklers ko dyan, yung mga naninira sa akin, oh, supot, supot kayong lahat. Basta po ako, uulitin ko po, hanggang sa kahuli-hulihang patak ng aking palabigasan, hindi po ako magsasawang tumulong hanggat hindi nalalampasan ng ating bayan itong ating pinagdadaan ng epidemya. Kaya po, muli, I'm going to awaken, I'm going to encourage all the good men out there. Ah, lahat po ng mga nakakaluwag, lahat ng mga may pera na let's help the government. The government could not fight it alone. Ah, the government, hindi kaya ng government natin yan. Ah, alam mo, yun po yun. Hindi po kaya ng government. So, today, hindi po bukas, ngayon, higit tayong kailangan ng ating republika. Magtulong-tulong po tayo. Ah, oh, kayo, may mga bigas din kayo. Tigitigis ang kabad. Ah. Oh. Pati po yung mga MMDA, ah, bibigyan natin. Ayun po. Yun po yung totoo. Kaya ini-encourage ko po lahat ng ating mga mamamayan, especially yung may mga kaya naman sa buong Pilipinas, yung mga Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ng mga mayayaman tao o nakakaluwag sa buhay, kung maaari po, tulungan natin ang ating gobyerno, tulungan natin ang ating republika, paano po tayo makakatulong. Yun po sanang mga kababayan natin na naghihirap, kung kaya natin silang ipit isa o dalawang araw, that would be a big help po sa ating gobyerno. Our government is in peril today. There is no income. Our government is immobilized. So higit po sa lahat, kaysa sisihin natin ang gobyerno, eh tayo po ay tumulong nang malampasan natin po yung ating pinagdadaan ng crisis. Ito po yung truck ng payata sa pangunguna po ni Kapitan Manny Guarin. Kakargahan po yan ng 100 kaban. Ito po, kasalukuyan na pong kinakarga. Pero po, Kapitan Manny Guarin, kung naririnig mo po itong aking video, Kapitan, meron pong tagapayatas na nanonood sa aking YouTube, hindi po sa Facebook, sa YouTube channel po. Magkaiba po yung Facebook and YouTube. So, yung mga tagapayata, siguro mga 30 family yon, i-screenshot po nila yon. Ha? Ipapakita sa inyo na sila po yung aking taga-subaybay sa YouTube. Okay po? Ngayon po, pag nakita nyo po yon, ay bigyan nyo po sila ng bigas. Yan. Ah, ito po. Ayan. Oh, sa harap na lang ilagay. Masking tape mo na lang. Hindi, just sa labas lang. Hindi. Dito na lang. Ayan, dito. Ayan. Kuha ka masking tape. Ayan, dyan. Hindi, ayan, pwede rin. Wag dito. Tape dito. Ayan, dito mamaya. I-tape mo dyan. Okay, ayan. Test natin. Ayan po. Wow. Yung mga taga-UP Los Baños po, kino-coordinate na po kung sino po yung pipick up dito sa Manila. Bali po, magpapadala po kami ng tulong dyan sa lahat ng mga estudyante, yung mayigit 1,500 na estudyante dyan sa UP Los Baños na naipit po dito sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine. Huwag po kayong mag-alala, aalalay po kami. Pakishare po itong video na to. Now, pakishare na po at sana po may ilan lang. Uulitin ko po, yun nga po, ulitin ko, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Hanggang sa kahuli-hulihang patak ng aking palabigasan, ako po ay tutulong. Ipakikita ko po kung hahaba pa po itong quarantine na to, wala akong pakialam, kung malugi na po ako, maubos ako, mabankrap ako, maghirap ako, hindi po kailangan yon. Ulitin ko po mga kababayan, especially yung mga aking mga kaibigan, ha? History will not recorded what we say, but history is recorded what we do. Now, this is history. Alam niyo po, ang aking pong ina ay pinalaki ako. Yung pong aking ina ay sobra po ang paghanga. Ha? Kaya po, I'm a Marcos, and it so happened that there is a Marcos in politics. Ha? Yun po yung hinangaan ng aking magulang na babae. Hindi ko naman po pwedeng kontrahin yung nanay ko sapagkat napakabuting ina po niya sa akin. Na inspired, with my family, me are inspired for those good deeds and good things na ginawa po ni former president at ni former first lady. So kung sa ganitong paraan maibabato ko yung inspiration na yon,
yun na po. Maraming salamat. Bahala na ho kayo mag-isip. Pero yun nga po, ang pagkatao ko po ay hinubog sa sinapupunan ng aking ina. Ha? Pangaral ng aking ina, aking kinagisnan. Tibay ng dibdib, puso't kalooban. Tsaga, sipag, sampung kabutihan. Ha? Ika nga, dangal ng lahi, dangal ng bayan ko. Paano ka ikakarangal ng lahi mo at paano ka ikakarangal ng bayan mo kung nagtatago ka lang dyan sa panic room mo? Di ba? So, labas-labas din pag may time. Ha? Marami tayo mga kababayan na halos hindi na malaman kung paano mabubuhay. Yung mga, alam nyo, yung social distancing po pala, stay at home. Yung pumbigas, i-deliver po ng inyong mga barangay kapitan yan. Ayoko na po yung pumunta sa bahay-bahay at ako mamimigay. Ang ginagawa po ng aking team, kino-coordinate na lamang po yung bawat barangay kapitan. Kung sino po yung mapili ko sa aking YouTube channel na barangay, tatawagan po ng sekretary ko yung kapitan. At yun naman po ang ibibigay namin, yung kapitan ang pakukuhanin namin dito. Parang ito po, sa pangunguna ni Kapitan Manny Guarin, Kapitan Guarin ng barangay Payatas. So yun po. Ngayon po may sinabi na po ko kay Kapitan Guarin na yung pong mga viewers ko ay ang dahilan kung bakit ako magpapadala. So yung mga viewers ko po sa YouTube, hindi sa Facebook. Kaya po pakikita nyo po yung YouTube channel na in-screenshot nyo na nanonood po kayo sa akin kay Kapitan Guarin at bibigyan po kayo ng bigas. 100 kaban po yan. 30 family lang po yung humingi ng aking ayuda. So yun po. At sobrang dami po ng viewers, baka mamaya wala na naman to. Anyway, ngayon po, katulad po nung nakaraang vlog ko, marami po akong pinatatamaan, pero ang sa akin naman po, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Kung kayo po ay nasa linggo yung inyong damdamin, pasensya na po kayo, and I'm sorry. But my intention is very clear. I'm challenging all the rich people out there to accept my challenge. Yun lang naman po. Kasi I could not help our country alone. I'm just a private individual. It so happened that I am a Marcos. Yun po yun. And yung nanay ko po, it so happened that inspired by the wrongdoing of the former President Marcos and the First Lady. So yun po yun. So pinalaki po ako na talagang yung aking pong advokasya inspired by the very good deeds of the First Family. Now, if you ask me how you related with the First Family, then I just simply said, it is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the First Family. Pero yung pong aking admiration and aspiration ay nagmula po sa kanila. Nagmula po sa aking ina na itinuro sa akin araw-araw ng buhay ko. Kaya po ito. Ito na po yung ultimate na gagawin ko. Alam niyo po kung ano yung ultimate na gagawin ko? Yung isang bahay ko po sa Miranila, ibebenta ko na. Actually po, nabili na. Ha? Ibibenta ko na at idadagdag ko sa ipamimigay kong bigas at relief goods sa ating mga kababayan Pilipino hanggang makasurvive po tayo sa ating pinagdadaan ng epidemya. Puro mga worth 40 million din po yung halaga. Yan po ay ibibenta ko. Ipapakita ko sa inyo yung deed of sale at mga pinagbilan. Ha? O ipapakita ko po sa inyo pag nabili na. At itutulong ko po sa lahat ng ating mamamayang Pilipino na nangangailangan ng aking tulong. Hanggang sa matapos. Wala po akong pakialam kung maghirap ako. Ito po yung ultimate challenge ko sa lahat. Are you willing to sacrifice something in your behalf just to help our country from its misery and agony? Maraming salamat po. Hindi ko na po hahabaan yung aking life at sigurado pong mawawala naman kay Facebook. Shout out po. Alam mo, sa 25,000 viewers, hahabaan ko, aabutin ng 200 tapos hindi naman may ipopose. I'll see you in my YouTube channel. Yes. Oh, Barangay Payatas. Eto na yung bigas nyo, yung Camp Krame, nakuha na. UP Los Baños, kino-coordinate na. At abangan nyo yung Barangay Ugong Norte. Ha? Ugong Norte, nag-donate po ako kay Cap Yasi sa Ugong Norte ng 200 kaban of rice. Mabuhay kayo lahat!